Sa inyo lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. So, welcome na naman sa aking YouTube channel. So, sa araw na to, ang ipapakita ko sa inyo ay mag-assemble tayo at the same time mag-troubleshoot tayo ng electrical. Sa, eto na. Punta na tayo. Una sa lahat, no, ito yung tinatawag nating front cover screen. Ito naman yung back cover screen. Of course, yung hélice natin o yung propeller natin. Then, yung tinatawag natin na front cover, back cover. Ito yung front housing na merong kasamang bushing, saka yung clip ng bushing. Then, may kasama dito na sa neck niya, may kasama ng oscillating rod. Ito naman yung back housing natin. Sa back housing natin, isang set yan. Kasama na tong gear na to. Pero nung araw, isa-isa lang ang nabibili. Meron tong nakapasok doon na kung tawagin ay spark gear. Ito naman yung tinatawag nating worm gear. Ito ay nakapasok dito at nakalagay yung dalawang bolitas saka spring plus yung cover. So na ngayon ay binibili na to ng isang set, isasalpak na lang para mag-oscillate yung electric pan mo, umikot ng kaliwa at kanan. So, a-assemblein muna natin to. Ayan. Andun yung bulitas. So, huwag nyo iwawala yung bulitas. So, napaka-importante. Hawakan ng dalawang daliri yan at i-press mo at ilalagay dito sa worm gear. Merong katla dito. So, kailangan huwag umigkas. Huwag tumalsik yung ating bearing. Okay, so, ayun, katulad yan. Okay, so, papasok ko siya doon sa dalawa. Ayun, pag naipasok na, hawakan maigi, ipasok dito. Then, papasok na natin ngayon dito. So, meron pang isa doon gear. Kaya, isa lang din sa kanila ang masira. So, hindi na mag-o-oscillate yung electric pan mo. Then, of course, lalagyan na natin ng tornilyo. Kaya ngayon, pag nasira na to, isang assembly na yung bibili nyo. Maliban na lang kung may spare kayo ng mga lumang ganito, so, pwedeng kahuy-kahuyin yung mga gear nyo. Mamaya na to para sa ating capacitor. So, assemble ko muna yung selector switch. Ang selector switch natin, 1, 2, 3, 4, ito yung common, ito naman yung isang linya, andito na yung speed 1, 2, 3, or 1, 2, 3. So, dapat itong tatlo na to, sa actual na to, merong palo sa tester to, may resistance. Ganon din yung dito sa linya ng kapasitor. So, later ko na lang iisa-isain sa inyo yung pinakamotor. Pero this time, kitang-kita yung sira, lumobo na yung kapasitor. Oh. So, kaya ayun na kagad ang papalitan natin.
So, isara na muna natin to. Usually, ang common na trouble lagi ay yung front bushing natin. Ito, yung bilog na yan. Tutunggabi natin yan, tatanggalin itong clip. Papalitan natin to. Lalo kapag maluwag na. Pag pinasok mo yan dito at medyo nagpe-play ng pakaliwa at pakanan, ibig sabihin sira na yung bushing natin, maluwag na. Or pwede rin naman yung shafting natin. Katulad nito, may konti na siyang... Hindi ko masabing tama to kasi makinis pa rin. Pero malapit-lapit na dun yan. Pag pinalitan natin yung bushing, check upin natin yung shafting, baka yung shafting ay may lubog na, may uuka na, liahin ng pinumpino na papildiliha, pero kapag maluwag na, palitan na. Ipapareshap nyo na to sa tindahan. May nabibili na ito. Ito lang maiiwan, papalitan nila. Then of course yung spacer para hindi umaabante at rasabante yung ating rotor. Okay, so ito yung spacer natin. Pati yun. So, ipapasok na ngayon natin to dito. So, assemblein muna natin. Ayan. Ito yung sa harapan. Tabit muna natin doon. Ayun. So, ingat lang sa windings. Ngayon tong back housing. So, yung apat na tornilyo, huwag muna natin itong itodo na higpitan. Kasi pag hindi pa naka-align yung shafting natin, yung pinaka-rotor natin, mahigpit, mahirapan iikot. So, medyo i-align muna natin. Yung tamang-tamang higpit lang. Meron kasi mga electric pan na mahirap i-align. Kailangan pang medyo pukpukin. So, yun natin. Nilagyan ko na ng tape dito para makita natin kung ang ikot niya ay tama. So, pag ito ay mahigpit, mahirap iikot, so, pukpok lang ng konti dito. Ayan, pukpok lang. Tapos, ikutin ulit. Pag umiikot, okay na. So, alayin natin dito. So, higpitan natin. Higpit. Higpit. So, ayan. So, kitang-kita naman yung kapasitor natin, lumobo na. So, papalitan na natin to. At i-check natin to ng ating tester para makita nyo kung talagang defective na yan. So, dalawang tester ang gagamitin ko. So, ilagay ko to sa mataas at times 10. So, katin ko, wala nang palo. Wala nang palo. So, pumapalo naman yung tester ko. So, ibig sabihin defective na to. So, papalitan natin ng bago. So, ang value ay 2 microfarad. Testingin ko. Pumalo, bumalik. So, balik na rin ko. Dapat pumalo, bumalik. So, ayan ang good kapasitor natin. So, para for sure, testingin natin to. Dapat papalo to sa mga around 2.0 or 1.9. Ayan, 1.9 microfarad. Samantalang itong isa na to, pag chinake natin to, ay dahil di na gumagalo sa tester, wala nang palo. So, ibig sabihin, sira na talaga yung ating capacitor. So, kabit na natin ngayon dito.
Kaya kailangan meron din kayo mga stock na kapasitor eh. Lalo tayong mga nagre-repair. Ayan, so hinangan lang natin. At i-double check natin ng ating tester. So, okay. So, meron namang resistance. Kaya, isasaksak na natin. Ayan po. Nakikita nyo na umiikot na yung ating electric fan. Ito na po yung sa ating nag-oscillate na siya. Ayan. Kaliwat kanan. So, okay na. So, ready na po tayo na assemble yung ating electric fan. So, good na siya. Nalagay na natin yung cover, yung LC, yung back cover niya, yung oscillating rod natin, i-assemble na natin. So far ay naayos natin ng maayos. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay meron na naman po kayo na dampot sa akin sa pag-repair ng electric fan. Maraming salamat po. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!